Motos Battle League, Hanot 2, Visayas Division. Nandito pa rin kami sa Retro Hub Baristars Sports Bar sa Mandurriao, Iloilo. Huling labaw ng gabi, mag-ingay para sa parating na laban. Malapit na mawala ng boses, pero syempre salamat sa Crown Manila Pastry Bakers, sa RX Panda Clothing, yan, check nyo yan, RX Panda Clothing, kay Doc Panda, sa buong Girahi Letra, maraming salamat. At sa lahat ng mga nandito, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Sa mga MCs na dumayo pa ng malayo. At eto, ay na solid na laban, huling laban ng gabi, sa kanan, galing pa ng Iloilo, mag-ingay para kay Arma. Yeah! Arma nga pala, 5300. Walang iwan ng brothers sa Radio Boys, bayan ng Anila, o shoutouts kay Raymond Sormaco, kay Mark Lester de la Cruz, Black Manila, kay Shuri Vindiscara, kay Dana Ramirez, Hypebeat, Benji Rayala, Killions, at sa lahat ng pumunta. Yes, sir! Good luck! Shoutouts nga pala sa Payaman Sean, sa lahat na nandyan. Kila Kong, kila Juni, shoutout sa inyo dyan. Sa kaliwa naman, galing pa ng Iloilo, mag-ingay para kay Tony G. Yeah! Tony G nga pala, shoutout sa kasama ko si Jero, si Lester, si El Loca, Nicky Dave Testware sa Kanaibi, sa Southside Soldiers. Shoutouts nga pala kay Paktisoy, na masaya-masaya ngayong gabi. Nagkuhintos kami, nanalo si Arma, pinili niya mauna si Tony G. Una banat kay Tony G, Hanot 2. Pakinggan natin ang laban to. Let's go! Okay. Yeah! Iklian lang natin kasi mukhang inaantok na kayo. So, game! Tony G versus Arma sa Motus. Nirikalan, sakit sa utak. Isabel yung pasabo, Granada. Nabigyan agad ng Arma. Pwes pag ako ng disarma, mawawalan to ng kargada. Mula sa il. Pero nang dahil kay Doc, nakapag-Manila ka na, men. Pero sa Manila, bit-bit pa rin yung il. Kasi kahit anong dikit niya sa Doc, di pa rin siya gumaling. Buti pa si Castillo. Nakapag-quarterfinals na. Tapos 3GS, siya ayaw niya daw dun tol kasi gusto niya pumang-apat sa 3DJs. Nung laban niya kay Prince Rhyme, hinamon niya si Apoc. Naghangad agad ng Old Gods kahit puro talo si Coops. Pwes binigyan ka ngayon ng Old Gods, pero ako yung Old Gods na nagdadala mismo ng current. Ako si Zeus. Oo si Zeus, tol. Zeus, hindi ka magkalipat. How ironic, ikaw dito kamukha ni Kong, pero ako yung may kidlat. Matagal ako nagpahinga. Panitanggi sa mga hamon, nawala na ba yung angas, tol? Hindi, nanatili lang ang pagiging goat, kaya nga laging nagpapastol. Tangina, natapat ka sa gutom ko. Ngayon mo ko yabangan. Biruin mong ginawa ko lang stepping stone ng iyong pangalan para makapasok sa Motus. Ganun kakadali na tapakan. Kasi isa kang peke. Walang sariling estilo tong mangmang. Panaygaya, obvious naman. Sa ibang artist, malamang. Tatlong MC sa estilo niya. Napagsabay niya mga yan, lyricism ni Apoc, aggression ni Looney at multi ni Badang. Tangina, kasi nung laban niya ka rin, Zorus, yung pusil, ginawa niyang fossil para mag-rhyme sa fossil. Yung best, ni-rhyme niya sa T-Rex, pwede ba yon? Hindi ka marunong gumamit ng IE at OU, alam mo ba na vowel yon? Pero, pinaglalaban ko ang pagtatagalog dati sa Hiligay nung rap battle. Kung tanda niyo pa, lagi pa ako sinasabihan na wala sa lugar o ako mag-adjust pero yung mga tinanim ko inaanin nyo na. Ngayon pansin nyo na, di ba, kung anong napakalaki na nagbago na. Para sa akin kasi hindi sapat yung maging pambato lang, dapat maging pandayo ka. Time, unang banat! Karma! Go, Kong! Kong TV! Inam mo ka, di ba? Panaytira ng mga battle ko sa flip-top, gago walang katuturan. Wala kang karapatang punahin yung entabladong hindi mo natuntungan! Yeah! Inam mo ka, puro Kong! Kong! Masyado kang bobo, panay ka Kong! Kong! Di ka ata sigurado. At bago ko simulan to round 1, gusto ko lang sabihin, inam mo Castillo! Tinapat mo ako sa lokal, pinagmukha mo akong dayo! Alot game! Yeah! Medyo matagal na ring na tenga sa lokal na scene. Alam ko matagal muna tong hiling, bro. Pwes ako'y tumutupad lamang sa last wish nung nasa death row. Ba't ka nagpakita? Ba't ka sumipotol? Daig mo pa si Luna sa pagiging invisible? Ako rin magpapakita. Ito'y comeback ko na hardcore. Kaya fuck Tony G. Parang edits ni Direct Paul. Yeah!
Idol mo ako, di ba? Di ba? Idol ho ako nitong nagpapakamaton, got cold ilang taon, Captain America na baon, pero ngayon nagbabalik, ikay Chibog Lamon, patay ka Chong Lubong, walang panama tong fan sa akin, parang init sa ngayon. Kasi, di ba? Madami kang kinasama. Halos di na rin mabilang. Kaso mga di nag-work, asa sa magulang. Faka Dragon Ball reference, walang San Goku o San Gohan, di rin kayo sama kasi lahat sila iyong iniwan. Pero don't you worry, brother, di ko sila papangalanan. Na parang whistleblower, may takip sa mukha kasi di naman mga kagandahan. Ako'y tumutupad sa napag-usapan, kaya huwag kang mabahala, ituring mo tong sabungan, walang chick na masasama. Pero real talk, meron ho siyang dalawang panganay sa dalawang babae. Pogi! Partida, wala pa yan tinapos. Walang trabahong permanente. Ah, binechinmatic! Construction worker, karpintero, naturingan kang gumagawa ng tirahan, pero pinagkaitan mo ng karapatan yung dalawa mong panganay magkaroon ng kumpleto na tahanan! Ina mo ng kumpleto, mamaos ako sa'yo, ina mo ha, ng kumpleto na tahanan, kasi ano nga bang mapapala mo sa pambababae, ha? Iyan ba'y batayan upang matawag ang isang astig na lalaki? Alam mo yung mas astig, pre, bukod sa nagtatapang-tapangan at marami kang tato, alam mo mas astig pa rin isipin na yung asawa at anak mo, di mo tanalikuran para may pamilya silang buo. May pamilya silang buo. May pamilya silang buo. Inulit-ulit ko hanggang rumihistro sa iyong bungo na may pamilya kang binuo. At ikaw yung ama dun dapat, pero yung pamilya mong binuo, ikaw din yung nagwasak. Ina mo ka, ha? Ina mo! Alam mo, yung dalawang panganay, pwedeng ihaling tulad sa nag-joke na nananalangin. Alam mo kung bakit? Bakit? Baka sumikip yung dibdib mo pag sinagot ka nila lang. Gago na wala. Nawala ama namin! Ina mo, gigil na gigil ako sa'yo. Kasi oo, aminado, ako'y natukso rin dati kasi yung palay sa manok, kusang lumalapit yan, pare. Pero, ako'y sinampal ng katotohanan. At mas napagdanto ko tiyong na sa dami ng pinagdaanan, mas aking natutunang walang tumatanda ng paurong. Kaya, what's up, Mr. Tagakantot ng mga babaeng chipipay? Tibay, tingin mo may makukuha ka dyan, papuri at papugay? Kailan ka magbabago at magiging lalaking tunay? Umay! Nang bababae ka pa rin, nasa seryosuhan na ako ng buhay! Ano mo ka? At last, dinis kita sa mga anggulong ganon, hindi para sabihin na ako sa'yo ay mas nagtagumpay. Yung gusto ko lang sabihin, Tony G, wala kang kwentang tatay. Yeah. Time. Ano ba na? Okay, oh. Tinira, dalawa daw yung anak ko. Alam mo kung sino magaling tong gago. Kulang ka, tatlo yun. Gago. Kulang ka isa. Yo, game! Hindi ako marunong mag-rebats. Started from the bottom, now we're here. Ganyan na galawan niya. Kasi dati, team padayaw lang. Ngayon, team payaman na. Kung TV ang puta, baka kong na nakulam. Gago, mayaman yun. Ikaw mukha kang laging kangkong ang ulam. Kung TV ikaw, ulul! Hindi kayo, malabo kayong magkapareha. Yung takbo ng karir nun, karera. Yung takbo ng sayo, kalesa. Kasi masyadong mahina. Masyadong makupad. Parang pagtakbo sa panaginip. Mabagal umusad. Kasi napadpad na sa flip-top at lahat. Di man lang nag-upgrade tong gago. Galit na galit yan sa comment section kasi di siya minimension ng mga tao. Hindi. Selfish ka kasi par. Pang sarili lang iniisip nitong puta. Panilikha pa rin ng mga bar na siya lang nakakakuha pero hindi nagpo-four bar setup kalaban mo. Rekta ang sapak. Ewan ko lang kung di mo pa rin makuha pag lumanding na lahat. Kasi di ba ito yung rival na matagal mo ng hangad? Kaya pinadaan ko muna sa flip top para kahit papaano may palag. Tapos nung ako na naghamon, panay reason ka na, Brad.
Kaso, busy na siya palagi. Kamo na walang ka ng bayag. Oh. Saka diba ikaw yung panaisip-sip kay Arik dati? Ba't di ka na nabigyan ng laban? Baka naman kakapagmamalalim mo, di na kayo nagkaunawaan. Hindi, ganito kasi yan. Sunod-sunod kasi yung talo. Sa flip-top, kahit ganado. Pinakapaborito niyang event, 1 minutes, dun lang kasi siya nananalo. May dalawang panalo si Bobo sa 1 minutes, tapos dalawang talo si Bobo. Kita mo, standing mo na mismo nagtuturo para ikaw ay matuto. Ha? At sa mga nag-aabang ng jokes, pasensya kung kayo yaking mabibigo. Hindi ako komedyante. Ako ay parang tadhana, minsan ay mapagbiro pero masama pa. Minsan ay mapaglaro pero masama pag nagbiro. Ah, round 2. Siya ho, si Tony G. Tony G. Bitch na gangsta. Suputang ina mo ka, ano ka? Tibo ka? O baka Tony G kasi Tony Stark yun, para Iron Man ang putya. Sige, ikaw na Iron Man kasi mukha kang plancha. Siya si Tony Stark. Sige, nanadeds mga magulang kasi real talk, wala kang airmats na kinamulatan. Habang ako, yung nanay ko sa bahay, matibay, matindi na parang lion. Tapos pangalan pa nun fe. Yun yung tunay na Iron. Mga iba, nakapasok na ako sa flip-top sa pinakamataas na liga. Nang dahil yon sa battle rap na minahal ko ng sobra. At kung basketball lang yung battle rap, ito ating kaibahan. Nasa NBA na ako gago. Intersityo ka pa lang! Pero salamat at sinipot mo ako. Pinaglaanan kita ng oras at di mo ako ginago. Pero yung tunay na rason kung ba't nagpakita itong si Loco, di pa naman ako kasing galing ni Apex para ilip-cram mo ko. At may pinanood ako ang isang battle mo. Pilit kang maging technical masyado. Pinagyabang, panaiba na daw yung kaalamang nananalaytay sa kanyang ulo. 6 digits daw yung IQ. Kala mo tali-talino. Malaman-laman ko yung 6 digits mo, putang ina mo, puro zero. Kasi sabi niya kay Acid, planetary, devastation, kalaban mo si Pain. Planetary, devastation, ninja ka, men. Sige, ikaw na ninja. Pues, bagay laruin. Kasi Tony G ay Nejito. Mamamatay ka rin. Ina mo ah. Kasi arma ng 5000 labang sa Tony G ng Kings na naka-all out. Oops, teka, medyo mali kasi nag-call out. Hindi. Kasi kahit ako lang, yung ikukumpara sa buong grupo mo, mapausapang kanta o performance sa main stage, front act ko lang kayo. Ina mo ah. At oo, alam ko, dati sobrang pabaya ko. Nag-choke, nagsastutter, kasi no day prep na parang sak maestro. Pero kahit na itago, kayo ay aminado na dito sa Iloilo, mapabago, veterano, ay hangad yung makalaban, isang armang preparado. At wala, wala, walang gustong maging dream match kagago. Kalimbana, Tony G. Wala doon nagkakaroon ng dream match, pero siya talaga yung talagang totoong nagamon sa akin dati pa. So, sige, game, round 3. Hindi ako preparado sa round 3, pero sige. Matagal ako, tatlong taon ako nagkulong, pero panulat ang rehas na hinihimas. Panilikha na lang ng mga tulang makabuluhan na patungkol sa pangyayari sa Pilipinas. Hindi lang yung basta libangan, tol. O kaya pampalipas oras. Iba yung pakiramdam pag nakakabuo para ako nakalaya sa posas. Nanatili na maging ako nang walang sinasabayan na format. Magkaiba tayo ng paninindigan. Magkaiba ng tasa ating panulat. Parehas ng lingwaheng lumalabas sa bibig, ang mensaheng magkasalungat, iba yung mensaheng mapanakit sa mensaheng nagpapahilom ng sugat. Hangad ko ngayong kapayapaan kasi masama yung dating ako. Kung pumalag ka lang sa Tony G dati, di ka sana nakapag-flip-top tang ina mo. Ngayon nagusbungan mga bago. Saludo sa inyo mga tol, pero hindi sa mga latak. Mga veterano ko noon na imbis gumabay, mas piniling ugaliin ng mga hatak. Lahat tayo tao lang. Walang perfecto, ang meron lang mali't tama. Pero imbis na gumatong sa maling gawa, maging mabuting ehemplo na lang, yan ang perfectong halimbawa.
May mali rin ako sa nakaraan. Hindi ko yan i-deny. Hinamon kita, tol, hindi para sa pansarili ko lang. Para bumawi sa girahay. Sa mga laban na di ko nasipot, pasensya. Pero meron akong rason. Ako'y nagmistulang si Kiluwa na sa ulo may nakatusok na karayom. At ngayong natanggal ko na, malaya na ako ulit makakalaban kasi nawala na yung lason. Ah, round 3. Short round 3 mo, tol. Gago. Ribat. Kung wala, kung pinalagan ko doon yung Tony G, walang arma sa flip-top, doon ka nag-depend. Gago, paano kita papalagan? Hindi ka nga nagpapakita sa mga event. Ano mo ka, Indianero, kagago ka. Yo, round 3. Pangalan ng grupo niya, All Out Kings at Bagsik ng Surigao. Mga bisayang boplaks at mga tungaw. Bagsik ng Surigao? Kundi iba naman kayo mga bobo. Di na nga nagpapapanalo si Bagsik. Kinapit nyo pa yung pangalan niya sa inyong grupo. Ina mo. At galing ho siya sa ibang dako. Naparito sa Iloilo para makipagsapalaran. Sa pag-aakalang makakamtan niya lahat ng kanyang inaasam. Pero nakalimutan mo atang, yung skills mo tol hilaw, di ka bagay dito sa Iloilo, Tony. Bumalik ka, Surigao! Ina mo ka? At, pero bakit nga ba Tony G? Bakit Tony G? Kasi idol niya ho si Tony Stark. Tapos naglagay ng G para gangsta. Tapos kunyari hard. Isipin mo. Isipin nyo. Gangster si Iron Man. Isipin mo. Gangster si Iron Man. Ang pangit, right? Not nice. Ano yun? Pagkatapos niya mag-laser beam, magtatapon siyang gang signs? Gago ka. Ano yun? Psh, psh, psh. Gago. Pero seryoso, tol. Seryoso. Bakit nga ba Tony G? Bakit Tony G? Sobrang mangmang. Di ka nahiyang. Ipangalan sa'yo yan. Mapa-Anthony o Tony ay di ka lalamang. Mas gusto ko sana Antonio Batan. At malamang. Yan, puro kong malamang. Ang gulo niyan. Baka isama mo pagiging freelance singer ko. Aba, compliment sa akin yan. Sige, let's talk about music. Pitch to be exact. Para mahimasmasan ka, boy. Na-i-pitch mo siya sa akin. Hindi. Na-i-pitch mo siya sa akin. Ayun, napalo ka tuloy. Tingnan mo, at may kanta ho siyang, ito ang realidad. Ito ang realidad. Kantang tumutuligsa ng kahirapan sa Pinas. Pero kahit taghirap, nagawa mong takbuhan yung mga mag-ina mo. Gago, wala kang bayag. At yun, Tony, at yun ang realidad! Arma nga pala, Repen 5000, walang iwan ng brother, si Rallyo Boys. May kanta po ako, may music video po akong paparating, abangan nyo po sa kanta ko Antimano. Tapos may, yung kanta ko reklamo, malapit na ho sa music platforms, mga this month na yan. Abangan nyo rin ho si Tony G, tol. Abangan nyo rin ho si Tony G, ito ang realidad. Yun po ay totoo. Kaso, ang pangit ng kanta mo! Puki ng ina mo ka. Kasi kung pag-uusapan ay pagbibigay respeto sa kalaban, di mo yon deserve, tanga. Isipin mo ha, dream match mo to, tapos pinagtitripan lang kita. Ha? Ang harsh mo naman, Arma. Talaga! At yung pinaka-rason kung bakit, Tony G, sino ka ba? Yeah! Motos Battle League, Hanot 2, Visayas Division, magiging ayaw para sa solid na laban. Yeah! Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin, sa mga bumiyahe pa dito. Kay Pops Nico, yan, check nyo yun, yung mga pitik niyang photos. Sa RX Panda Clothing, kay Doc Panda, maraming salamat sa buong girahay, palakpakan nyo yung sarili nyo. Yeah! Shoutouts kay Bayaw Castillo sa pagtulong sa amin na mag-asikaso, tinulungan niya si Ladok. Kay Utol Arma sa pagpapaunlak ng battle, kay Bayaw Slack One at sa lahat ng mga dumayo pa na battle MCs. Maraming maraming salamat sa inyo lahat, pero ang boto ng hurado, 3-0, magingay para kay Arma. Shoutouts kay Tony. Yun, sobrang salamat kay M-Side sa Motos Battle League. Una lang pag ko sa Motos, sobrang solid.
Sana makalapag din ako sa ibang event ng Motus kapag nagka-oras, tol. Tapos gusto ko lang i-shoutout yung lahat ng pumunta, si J-Pox, mga tropang Anilaw, kuya ko, Miguel Jan Artilio, pare. Sobrang solid ng suporta. Yeah, Arma. Music video ko, kapalating na. Saka, picture na tayo. Picture tayo lahat, tara. Yo, Nathan, binoto ko si Arma all 3 rounds. Isang ano na lang, isang explain na lang, isang explanation na lang. Bali si ano, si Tony G, malakas din yung mga bara niya. Kaso dinaan dyan eh, Arma sa ano eh. Personal siya ano eh. Saka yung pasensya ba? Talaga na parang sinisindak niya si Tony G. Pero solid si Tony G, last, Arma ako. Yo, Amen ng Yabals, binoto ko pala si Arma. Pareho silang solid, ang kaso kasi mas nakakabitin yung kay Kuya Tony. Yo, all 3 rounds are Arma. Angle wise, presence, punchline, Arma all 3 rounds.